Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po'y gagawa ng kalandisuel na gamit natin ay angle bar at saka tubular. Tara, samahan niyo po ako kung paano ko po ginawa. Unang-una po, ito po yung ating gagamitin na angle bar at saka tubular. Ito po yung kanyang tubo na 4 inches diameter. Magsukat pa muna tayo mga kapatid. Ito na po, putulin na po natin yung kanyang chamber. Ang diameter ng tubo po ay 4 inches. Yung height niya po ay 4 inches din po. Ito naman po yung sunod, yung angle bar na 1 1/2. Magputol po tayo mga kapatid para sa kanyang frame. Ayan po. Apat na piraso mga kapatid yung ating puputulin. Ito na po yung ating naputol, apat na piraso. Ito po yung gagawin nating kalan frame mga kapatid. Ayan. Iskwalahan po natin para kwadrado po yung kanyang pagkaka welding. Ayan po. Ito na po yung magiging frame natin mga kapatid. Ayan. Ito rin po yung kanyang mga paa. Ang angle bar din po yung ating ginagamit. Nagputol po tayo ng flat bar para po sa magiging patungan ng ating kaldero o kaya kawali. Ito na po. Nagputol tayo ng apat na piraso. Tatingin po natin mga kapatid yung kabilang kanto. Lagyan po natin ng design yung ating kalan plate. Ayan po. Napakadali lang po mga kapatid gagawin tong kalan plate para hindi na po tayo bumili sa labas. At napakatibay po itong ginagawa natin kalan plate dahil isa po itong flat bar. Ayan po mga kapatid. Ito na po. Ispat po muna natin mga kapatid para magalaw po natin in case po natabingin po yung ating kalan frame. Sukatin po natin mga kapatid yung bawat kanto para malaman po natin kung pantay. Isunod naman po natin mga kapatid yung kanyang paa. Ayan. Gandahan po natin yung pagkaka-welding para hindi basta-basta mapiglas yung kanyang paa. Ito na po. Ilagay na rin po natin yung kanyang kalan plate mga kapatid. Make sure lang natin na maganda yung pagkaka-welding. Sukatin na rin po natin yung kanyang kawali kung pantay po sa ating kalan plate. Ayan. I-full weld na rin po natin mga kapatid para hindi basta-basta matanggal yung ating kalan plate at matibay na matibay po. Ayan. Na-full weld ko na po mga kapatid. Isusunod naman po natin i-welding yung patungan po ng ating tangke. Isa po itong tubular na 1x1. Ayan. 2 piraso po. Iskwalahan po natin mga kapatid para hindi tabingin yung ating pagkaka-welding. Ayan. Ito naman po yung ating chamber cover antelib mga kapatid. Nag-cutting na po ako ng stainless para baluksutin po natin. Ayan na po. Mag-cutting din po tayo mga kapatid ng pinaka-umbrella ng ating kalan chamber. Ayan. Ito po yung takip sa ating chamber para pag matulo yung kanyang tubig ay hindi po siya lumiliyab. At sinasalo niya po yung kanyang tubig. Ito na po, natanggal ko na po. Mag-cutting din po tayo mga kapatid ng para sa pinakabilo po ng kanyang umbrella para sa pagkabitan po, magiging bracket na po ito. Itong isa po, ito po yung sa gilid na ilalagay natin para diretso po yung apoy sa taas ng kaldero. Ayan. Ayan na po. Naputol ko na po.
Ito po, ipitin lang po natin ang vice grip. Ayan. Tapos bilogin lang po natin. Ito po yung magiging bracket po ng ating umbrella. Ayan po mga kapatid. Katingin lang po natin sa tamang bilog ng ating umbrella. Ayan po. Pagkatapos po, i-welding po natin. Ito na po yung pinaka-bracket po ng ating umbrella mga kapatid. Ayan. Ayan, i-welding po natin ito mga kapatid ng maayos para hindi basta-basta mapiglas. Ito na po yung kanyang umbrella. Ayan. Gandaan po natin ang pagkaka-welding mga kapatid para hindi basta-basta mapiglas. Ito na po, na-welding ko na po ng maayos. Isunod naman po natin yung kanyang umbrella mga kapatid. Ayan, na-welding ko na po yung kanyang umbrella. Ito po yung tagasalo ng tubig, inkis po na umapa po yung ating niluluto. Ito naman po yung ilalagay natin sa gilid ng ating chamber cover ang tailiya para paangat po yung kanyang apoy at hindi po kakalat-kalat. Ayan, welding po muna natin yung dulo para hindi po bumuka. Ayan. Ito na po. Ilagay lang po natin mga kapatid sa pinakagilid ng ating chamber cover ang tailiyab. Ito na po, pukpukin lang po natin para bumangon. Ayan. Welding po natin ng maayos yung kanyang paa para hindi basta-basta matanggal. Isunod naman po natin yung tangke ng ating kalan. Gumamit tayo ng tubular na 2x6. Ayan, pumutol po tayo. Yung haba po. Ang haba po ng ating tangke ay 10x6. Ayan. Ayan mga kapatid, gandaan po natin pagkakaputol para pantay po. Ayan. Ito naman po yung magiging takip ng ating tangke sa gilid. Nag-cutting po tayo ng tubular din po mga kapatid. Ayan. Ayan. Make sure lang natin yung ating tangke na magandang pagkaka-welding para hindi basta-basta tumagas yung kanyang used oil. Ayan po. Ito naman po yung butas para sa lagayan po ng ating used oil mga kapatid. Ayan. Para po sa coupling. Ito naman po yung butas para sa kanyang nipli. Sa barbula po ng ating langis. Ayan, napakasimple lang po. Ilagay po natin yung ating coupling. 3/4 na coupling yung gamit ko mga kapatid. Ayan. I-pull weld natin ng maayos para hindi basta-basta tumagas. Ayan po. Pull weld na rin po natin yung ating nipple sa barbula po ng ating langis. Ayan po. Ayan. Gandahan nyo po yung pagkaka-pull weld mga kapatid. Ito na po. Isunod naman po natin yung bracket po ng ating tangki. Maglagay po tayo ng flat bar. Ayan po. O kaya angle bar. Pwede rin po. Ito na po yung ating bracket. Ayan. Para pag hindi umurong po yung ating tangke. Ayan. Maglagay na rin po tayo mga kapatid ng wire hanger ng ating kalan para hindi pa kalat-kalat po yung kanyang wire. Ayan. Ito na po. Nalagyan ko na po ng sabitan. Isunod naman po natin mga kapatid, isit up po natin yung chamber ng ating kalan. Ayan. Ganyan lang po mag-sit up. Napakadali lang po. Ito na po yung patungan ng ating chamber. Angle bar po mga kapatid. Makapal po yung angle bar na ito. Ganyan lang po mag-sit up po ng ating chamber. Ayan po. Ayan. I-pull weld na rin po natin yung ating chamber para hindi basta-basta mapiglas. Ayan po. Hindi basta-basta matanggal. Ito na po. Na-pull weld ko na po yung ating chamber.
Isunod naman po natin na magbalukto tayo ng 1/2 na tubo para po sa daluyan ng langis patungo po sa kanyang chamber. Ayan. Ilagyan ko na rin po ng imbudo para masalo niya po ang lahat ng langis na dumadaloy po sa kanyang barbula. Ayan po. Ispat lang po natin mga kapatid sa chamber yung ating tubo para diretso. Ayan po. Ayan, ipuluin lang natin ng maayos para hindi basta-basta matanggal o kaya mapiglas. Ito na po mga kapatid, napinturahan ko na po yung ating kalan. Hindi ko na po pinakita. Ito po yung blower speed controller. Ito yung kalan blower niya mga kapatid. Ito po yung sabitan ng ating wire. Ayan. Para hindi pa kalat-kalat po yung ating wire. Ito naman po yung ating tangke. Bakal po yung ating tangke. Hindi basta-basta malusaw. Magdamagang luto. Ito naman po yung lagayan ng ating used oil. Ayan. Ito po yung barbula ng ating langis. Saraduhan at saka bukasan po ang barbula na ito. Ayan po. Heavy duty po yung ating barbula mga kapatid. Ito po. Dito po sa tutulo sa daluyan na tubo. Ito naman po yung stainless natin na chamber cover anti-liab mga kapatid. Ayan. Hindi basta-basta malusaw yan mga kapatid dahil stainless po yung chamber cover natin. Ito po yung mga butas po ng ating burner nozzle mga kapatid. Sundan nyo lang po ito. Ayan. Ito naman po yung luglog po. Agalawin nyo lang po in case po na humina yung kanyang apoy. Ayan po. Para lumakas po yung kanyang apoy. Ayan. Ayan na po. Balik na po natin para masubukan na po natin sa labas. Ito na po yung ating gawa. Napakatibay po ng ating kalan mga kapatid dahil bakal lahat po, pati tangki po, napakatibay. Bakal po, hindi po plastic. Ayan. Hindi basta-basta malusaw na magdamagang luto. Ito na po. Subukan po muna natin yung ating kalan. Lagyan natin ng tissue. Pampadingas mga kapatid. Lagyan natin ng continuous oil. Ayan po. Ayan, sindihan po natin mga kapatid. Dapat initin po muna natin to 3 to 5 minutes para uminit po yung kanyang chamber bago po natin buksan yung kanyang blower. Ayan, ilagay na po natin yung used oil mga kapatid sa tangke ng ating kalan. Ito po yung natira kong used oil na pinagsinsuilan po ng aking motor. Ayan. Hindi po masayang yung ating used oil dahil meron po tayong pwedeng paggamitan na kalan. Ayan. Ito na po. Mga 5 minutes na po, lakasan na po natin yung ating blower speed controller. Pwede na po natin ilagay yung kanyang takip. Gumamit po tayo ng place mga kapatid para hindi mapaso yung ating mga daliri. Ayan, magluto na po tayo mga kapatid. Ayan na po. Ilang minuto lang po mga kapatid, kumulo na po yung ating pinapalutong tubig. Ayan. Napakabilis po makaluto yung kalan na ito mga kapatid. Ang ganda po ng kanyang apoy. Kulay blue po yung kanyang apoy mga kapatid. Ayan. Hindi basta-basta nakakaitim ng kaldero. Blue flame mga kapatid yung kanyang apoy. Ayan, nakita nyo po mga kapatid. Ang sarap ang luto ito mga kapatid. Ayan po. Ayan. Ang kilikid po natin mga kapatid ang gawa nating kalandias wheel dahil napakatipid po sa panggatong ito. Panalong panalo tayo mga kapatid sa panggatong ng used oil dahil mura lang po. Ayan. Sulit na sulit mga kapatid yung makakakuha ng kalan na ito.
dahil blue flame po mga kapatid. Kaya nga po pala mga kapatid, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe para mapanood niyo pa po ang mga susunod kong mga gawa. Mag-comment na rin po kayo mga kapatid para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Maraming maraming salamat po. Ang kalaman na ito ay isang material na bagay lang po. Huwag po natin ipagkait sa mga gustong matutong gumawa ng kalan. Ipamahagi po natin mga kapatid para po tayo makatulong sa mga gustong gumawa ng kalan. Sa muli po, binabati ko nga po pala yung mga baguhang nanonood, mga dadyang nanonood. Shout out po sa inyong lahat. Sana po mayroon po kayo natutunan sa tutorial na ito. Maraming maraming salamat po. God bless, God bless, God bless.